So mga kaibigan, kapag magpiprito po kayo ng pork, yan, ang function ng pork ay air fry. Yan, ganyan po, air fry. Tapos susundan po niyan, ang temperature po ay pag pork 200. Ayan, ang 200 nandiyan banda, okay? Tapos ang dumi, ah. Ang dumi. Tapos ang minutes ay syempre ita-time mo siya ng 20 minutes. Ayan, 20 minutes po ang time, okay? Itatapat niyo po yan. Tapos 20 minutes sa ibabaw, 20 minutes sa ilalim. Okay. Susunod kapag ka chicken, air fry pa din. Air fry pa din. Tapos 180 degrees Celsius. Mm-hmm. At for 20 minutes 20 sa ibabaw, minutes. 20 minutes sa ilalim. Sabi mo 15-15. Pag chicken? Oo. Ano 15-15? Yung ano, isda. Ah, yung isda fish, 15. Fish. Okay. So, yun. Ganun po siya mga kaibigan. Basta palutungin na lang. Palulutungin na lang. At 200. Misa dinotodo ko pa pag nagmamadali. Ayan. 230. 230. Okay. Depende. Depende sa gusto nilang itsura. Kung dark brown ba, golden brown. Okay. Yun ay fried chicken. Tapos, sa manok, sa ano pa sabi ko? Isda. Fish. Ato, ayan. Sa isda, air minsan, fry ulit. Air fry. 200. Pwede rin 230, depende sa sa isda. Sa trip nila. Okay. Tapos 15 minutes. Ayan, 15 minutes. Ganyan mag-time ng 15 minutes. Sobra. Sobrahan mo. Okay, kasi pwede mo naman siyang buksan eh, 'di ba? Para umistop. Okay. Susunod sa isda ay french fries na. Mm-hmm. Air fry pa din siya. Air fry pa din. Tapos pag french fries, ilang degrees Celsius? 180 degrees. Ayan. Pwede rin 200. So, depende. Pero tayo, ginagamit natin 180 lang lagi. Okay. Tapos pag malapit na maluto, pinapalut, pag papalutungin mo siya, tataasan mo yung temperature. Totodo mo. Tapos mabilis na lang. 5 okay. minutes. 5 minutes na lang. Okay. Tapos, kapag ka, ano pa? Kapag baking, ano pong ginagamit, Mami Mitch? Ako talaga, bake function lang ginagamit. Ayun. Tapos, yung, depende kung ano yung gamit nilang tray. Pero kasi pag baking, sabi sa manual, dito, nag-reflect naman dati. Ayan. Ayan. Sabi doon, dito ilalagay. Pag, sabi sa manual, kapag baking, dyan ilalagay. Sa lower rack ilalagay. Okay. Yan, dyan. Pero kasi tinry ko yun noon, medyo natusta yung ilalim. Oh, kasi na halos dikit siya sa heating element. So, eh. So, heating element. Yan ang umiinit, no? Dahil sabi dito sa function, yan, nakaturo siya dyan. Ito, yung nakaline. Yung nakaline, yun yung umiinit. Mm-mm. Okay? Tapos, simula nangyari yun, ginagawa ko ganito. No? Pag-baking, dyan na. Dito na ako nag-baking. Tapos, yan. Tapos, susundin mo na lang yung may iba ang ginagawa, ang technique nila ganito. Yung sinasabi ko kanina. Okay. Binabaligtad nila to. Oh, okay. Yan. O, diba? Mas elevated siya. Na siya. O, dito na nila nilalagay. Lalo na pag mga cake, kasi matataas yung mga cake eh. Okay. Para, kasi ako, diba, naalala mo, nag-bake ako ng banana cake. Oh. Ganito ko ginawa. Mm. Ganyan. Mm. Eh, mataas yung pan. Eh, mataas yung ano, ganyan. Dumikit dun sa ibabaw. Nasunog. Okay. Dapat sa susunod, ang gagawin ko, kung mataas yung ibe-bake ko, Dito sa baba, nakabaligtad, dito ko ilalagay. Para kahit mataas siya, hindi siya tatama didikit. Doon. Tsaka hindi masusunog agad yung ilalim kasi mataas. Elevated siya. May stage. Siya. Okay. Ganon. Galing. Pag naman malalaki naman yung ibe-bake mo, pwede mo rin itong gagawin. Pag malalaki like? Like yung mga magbibake ka ng malaking cake. Ito, usually kasi pag cookie, salagyan mo lang to ng parchment paper. Ako nilalagay ko yung silicone mat. Okay. Ayun, dito ko siya nilalagay. Yan. Pero pag halimbawa, banana bread yung ibibake ko. Kasi meron akong round na lalagyanan, di ba, Daddy? Oo. Yung bilog na pan. Pakita naman natin. Nang, ano yun? Yung pang loaf. Yan. Ayan. Diyan po siya nagbibake ng
Banana bread. Pag banana bread, anong style? Ganyan. Ganyan ginagawa ko. Tapos, bake function. Bake function. Ayan, bake function, banana bread, 180 degrees. Mm-mm. Okay. Baka pwede rin pag ganito. Depende sa trip nila. Kanya-kanya diskarte. Okay. Ayan. Ganyan. Pero kasi ako, katulad pag nagbe-bake ng cookies. Pag cookies? Eto, dito lang sa pangalawa. Okay naman so far. Ganyan yung setup. Meron lang may baking paper dyan. Pero eh mas maganda silicone mat para ano. Para hindi didikit. Oo, hindi didikit. Tapos ang ginagawa kong ano, cooling rack. Ito na din. Cooling rack. Oo, dito kailangan may cooling rack. Oo, para lumamig pati yung ilalim, hindi siya mag-moist sa ilalim. So paano mo ginagawang cooling rack 'yan? Ayan, papatong mo lang. Okay, kuhanin mo yung pan sa ilalim. Kuhanin mo yung pan sa ilalim, tapos lagay mo lang sa ibabaw yung na-bake na. Ah, okay. Ayos. Yan. Again mga kaibigan, nasa inyo pong technique, no, or estilo pagdating sa pagluluto, kung ilang temperature. So una talaga mangangapa po kayo, mangangasunog-sunog, ganyan, pati yung paso ninyo sa kamay, madadagdagan po yan, dadami po yan, hindi may iwasan. Hindi siya yung, di ba yung ibang oven, pag open mo nito, ganyan siya, di ba? Oh. Pag open mo, gumagano na siya, di ba? Oo. Oh. Umaaban, lumalabas. Oo, ganun yung mga makabago. Ano, ibang oven. Pero ito si Anna Vision kasi, hindi. So pag ginanyan mo, pag in-open mo siya, kailangan mo pang hatakin para makita mo. Kaya ako noon, ang nangyari, ano, pag open ko, ay nagluluto siya. Di, nilabas kong ganyan. Tapos, may ilalagay ako sa loob. Pag ganun ko, yung ganito ko tumama dito sa... Gumano, no? Nasunog ho! Ako po si DJ Chico Arellano. Enjoy the rest of the day and God bless!